Magandang hapon sa lahat. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang kasaysayan ng batas militar at revisionismong historikal. Inaasahan ko na tayo ay marami sanang mapagpalitan ng ating mga ideya sa paksang ito. Sa dinami-dami ng naging pagtalakay na tungkol sa batas militar, lalong-lalo na sa panahon ng pagdeklara nito ni Ferdinand E. Marcos at sa katunayan ngayon ay ating binibigyang pansin ulit ang panahon na pinaghahandaan natin ang September 21. Ang tatalakayin ko ay nakasaad sa outline ano muna ang saklaw at layunin, tapos tatalakayin ko ang kasaysayan ng batas militar mismo at ang revisionismong historical, tapos magbibigay ako ng buod. Sa pagtalakay ko sa paksang ito, hindi ko nadadaanan ang detalyadong karanasan sa panahon ng batas militar. Palagay ko, ang dami-dami na nang nagbahagi ng iba't ibang karanasan at madali nang mabasa ang mga sabihin natin na nailad yan. Kahit hindi na natin babalikan ng ontolohiya kung nangyari nga ba o hindi ang batas militar. Mas ang bibigyan ang pansin ko ay saan ba natin ilulugar ang diskurso? At ito yung tuon ko. Ilagay natin ang pagtalakay sa magkakaibang pananaw tungkol dito. May nakahanda ako bilang pantulong. Itong kronolohiya na ito ay tatlong pahina lamang. Sana ay nakuha niyo yung mas maayos na kopya. Kung mapapansin niyo, nilagyan ko ng pagtitipak-tipak. At ang binabanggit ko ay nagsimula ng pag-aalsa, reaksyon ng mamamayan at mga patakaran na hinulma sa ugnayang paglipunan. Walang pag-iiba sa nararanasan na natin kahit noong panahon ng kolonyalista. At ito ang dahilan kung bakit sa palagay ko dapat ilagay sa isang mas malawak na konteksto ang pag-unawa natin sa tungurin ng kasaysayan. Sabi nga na ating mga kasamahan sa mga progresibong pagbalik sa kasaysayan, di pa tapos ang mga paghimagsik at revolusyon na nailunsad noon, nagpapatuloy lang ito. At yan ang dahilan kung ba't sa tingin ko mismo yung pagtingin natin sa batas militar bilang instrumento ng Estado, kolonyal man o sa ilan ng Republika, ay kailangan isinasama natin sa konteksto. Kaya sa paglalahad ko sa kronolohiya, meron muna akong inilagay na pagtitipak-tipak or clustering. Makita nyo na inumpisahan ko ito noong panahon ng Kastila at nagpapatuloy ang mga naging usapin mula noon hanggang ngayon. Saka ko pa lamang binigyan ng pansin na kahit panahon pa ng Estadong Kolonyal sa ilalim ng Estados Unidos, na itatag na ang mas naunang Partido Komunista ng Pilipinas. Kaya kung gagamitin ang dahilan ng pagkakaroon ng ganyang klaseng kilusan sa ilalim ng batas militar sa panahon ni Marcos, ang maitatanong ko lang bilang isang historiador ay ano ba ang bago ay meron na yan noon? So, palagay ko magandang ibigay din ang ganong mas malawak na tunguhin ng kasaysayan. Doon sa pangalawang pahina ng handout sa kasaysayan, binabanggit ko na may kalagayan sa harap na ng batas militar, lalo na noong panahon na namana na doon sa Republika ng Pilipinas mula sa panahon ni Rojas hanggang sumunod. At
Sa katunayan, bago nangyari ang 1946, nagkaroon na rin ng isang batas militar sa panahon ng transition mula estadong kolonyal ng Hapon patungo sa pagbabalik ng Estados Unidos upang ideklara na ang Republika ng Pilipinas. So, nagkaroon na rin ng batas militar noong 1944 at nakakatuwa, nakakainteresanteng pag-isipan kasi September 21 din nangyari yon, 1944. So, pagkatapos, noong panahon na ng batas militar sa ilalim ni Ferdinand E. Marcos, nailahad ko na dyan ang mga dapat na magkaroon ng pagtatasa kung nagawa nga ba o hindi ang mga nilayon ni Ferdinand E. Marcos. Nandiyan yan sa ikatlong column at nasa ikaapat na column ko naman inilagay ang iba't ibang naging pagsagot ng mamamayan sa kalagayan na hinaharap din daw na pagkakaroon ng batas militar, pero kung tutusin ay mga pagtugon din, pagsagot sa nagiging epekto din ng pagdadala ng pamumuno ng nakaraang mga administrasyon. So, hindi ko natatalakayin sa isa ito, pero nailinya na natin sa ikaapat na column. Ang marami sa datos dyan sa ikaapat na column ay galing na sa isulat namin nila Atoy at Edgar Rosero bilang araling kasampo sa kasaysayang bayan. Ito yung aklat na inilimbag ng Adhika. Ko yung naging pinakahuling editor doon sa edisyon noong 2016. At nagkataon na isa ako sa kasamaan din nila Atoy at Edgar nung binuo namin yung ikasampung aralin na nagdadala na ng detalyadong paglalahad sa nangyaring batas militar at pagtatakda ng hanggang mga pagtugon na umabot sa EDSA People's Revolution. Sa ikatlong pahina, inuugnay ko ang panahon ng batas militar sa ilalim ni Ferdinand Marcos. Doon sa mga sumunod na pamunuan, sa katunayan ay pareho rin ang naging pag-handle nila sa mga dinamikong panlipunan at pati ang kaparehong sa totoo lang esensyo ng batas militar ay naituloy-tuloy din lamang kahit nung panahon mula kay Cory, pati panahon ni GMA na matindi rin ang naging pagdadala niya sa diwa ng batas militar. At hanggang sa kasalukuyan sa panahon ni Pangulong Duterte. Sa katunayan, mababanggit ko ang naging pagtatasa ko din batay sa kritikal na pagtingin ko sa mga datos. Kung tutusin, mayroon na din akong conclusion diyan. So itutuloy ko na po ang paglalahad. Tatlong pangkalatang ideya ang aking minumungkahi na ikutan natin sa pagbalik-aral sa batas militar. Yung unang ideya ay revisionismong historical ay mas maaga nang nasimulan na gawin ni Ferdinand E. Marcos bago mag-1972. Hindi ito isang ideological lang na panahon upang magkaroon siya ng propaganda. Tinapatan niya ng maraming mga naisulat at mga advokasya sa bagong lipunan na itatag niya para magkaroon ng justification yung batas militar. So, kung titingnan natin ang datos at tayo ay research-based at ang pagiging research-based natin ay tinatapatan din natin ng critical na pag-analisa. Kahit malayo pa ang magaganap na panahon ng batas militar sa ilalim ni Ferdinand Marcos, na itadhana na niya ang pagkaroon ng batas militar at ng
gusto niyang i-authoritarian na pamumuno sa Pilipinas. Isinimulan na niya, isinulong na sa mga galaw niya. Kahit nung bata pa siya, na balang araw ay siyang lilitaw ng pinakamagaling, pinakamapangyarihan na pinuno ng Pilipinas. Yung ikalawang ideya ay masasabi natin na hindi lamang si Marcos, kundi kahit ang ibang naging pangulo pagkatapos niya, ang nagdala, namuno sa diwa ng represyon, taliwas sa batayang paggalang sa karapatang pantao, na sana ay napapatnubayan ng saligang batas. Pwede natin sabihin ko gayon na hindi lamang tumatagal mula 1972 hanggang 1981 or 86 or kahit ngayon ang karanasan sa batas militar, tuloy-tuloy lang yan. Pati ang revisionismong historical, tuloy-tuloy yan. Kaya kung titingnan natin, 49 years na tayo na nasa batas militar kung tutuusin mula nung panahon ni Ferdinand. Kaya sana ang pagbabalik-aral natin sa batas militar, at maganda na may ganyang kurso ang Universidad ng Pilipinas, sana na iwawaksin ang pampagulo sa mga kaisipan ng sambayanan kung ano nga ba ang kabuluhan ng pagkakaroon ng batas militar. Ito ba ay mabuti o hindi? Ano ang ating mga natutunang aral mula diyan? Paano natin mas mapapabuti, pasulong ang kalagayan ng Pilipinas? Kaya pwede na rin sabihin hindi patapos ang revolusyon sa panahon natin. Umikting pa ang sagga na makamit ang tunay na soberanya at estratehikong pagsulong ng pagbabago sa kalagayan ng Pilipinas. Kaya yung ikatlo, binibigyan kong diin na ang nararanasin nating revisionismo historical ay pinakamatindi ngayon. Sukdulan sa pagbaligtad sa batas at masama kataong pagpapalaga. Kung gagamitin natin ang epistemolohiya at bilang mga nasa akademya, tayong lahat ay dapat nagdadala ng mas maunlad na pagsusuri. Kinagamit ang mga natutunan nating siyensya at mga disiplina sa pagsulong ng kaalaman. Ang pamantayan natin ay tungkol sa katotohanan, paniniwala at pagpapatunay. So sa epistemology, truth, belief, and justification, yung standard na sinusunod doon. Kaya pwedeng sabihin, ang naiharap sa ating mga datos na tungkol sa mga kaganapan, pwedeng may katotohanan, pwedeng wala, pwedeng kulang. Pwedeng batay sa paniniwala, pwede rin namang nakagugulo, hindi alam ko anong paniniwalaan, at pwede rin yung pagpapatunay o justification ay sapat o kulang, magulo, taliwas, binaluktot. Kaya yan ang tinatasa natin. Kung sinusuri natin ang mga sumalaliman yung ating kaisipan bilang alagad ng akademya. So, hungkag sa katotohanan, taliwas sa lusaw na pagpapatunay, at sana'y huwag nang mga ibabaw. Ibig sabihin, sana mas paunlad nga ang kamalayan natin nakukuha mula sa pag-aaral ng kasaysayan, hindi lamang sa basta lipunan, kundi maging sa akademya mismo. Sa babanggitin ko na pamamaraan o sabihin natin makakatulong sa atin na metodolohiya, ang metodolohiyang pagkasaysayan, ang pwede nating balikan, ito yung minumungkahi ko bilang isang panimulang lektura sa ating palihan, total komprehensibo naman at nakabatay sa konteksto ng panahon, espasyo at lipunan o kultura ng lipunan, yung komprehensibong sinusuri sa kasaysayan. So,
yung framework na ginagamit ko pag nagtatalakay ng historiography o metodolohiyang pangkasaysayan ay andiyan sa diagram. Sa pagitan ng kanyang historical problem o topic at mga sources, ang historiador ay may sinusunod na metodolohiya. Yan ang historiography. At pag sinabi kong metodolohiya, may theoretical na nilalaman yan. Iba ang pamamaraan o method tuon sa metodolohiya na kasama ang isang perspektiba o pananaw o lapit. Kaya may tatlong elemento yan. Yung historical method, yan yung pamamaraan na gumagamit ng iba't ibang proseso at mga instrumento mula sa pagsuri sa mga sources sa batis o sanggunian. So meron itong heuristic phase, merong analysis din ng historical criticism at may pagsusuri sa naging naratibo. Yan yung heuristic phase, yan na yung esensya ang binubuo upang magkaroon ng analysis at siyang naging batayan ng interpretasyon. So, meron ding kaalamang historical na yan ang lagi ng sinusuri, kaya laging na-interpret yan. Yan yung mas pampubliko. At nababago yan ng kalidad ng historical method. Gayun din, ang isang historiador, meron siyang daladalang teorya o pilosopiya kasaysayan, anuman ang kanyang paniniwala at anuman ang kinabibilangan niyang sektor sa lipunan. Kaya yung tatlong elemento yan ay nagsasanimbayan yan. Ang historiador ay bahagi din lang ng lipunan. So, apektado din siya ng dominanteng teorya o filosofiya at kalamang pangkasaysayan. Gayun din, mayroon din siyang nagiging ambag sa pagbabago, pagpapunlad, pwede rin pagpapasama sa kaalamang pangkasaysayan. Kaya laging dialectical ang ugnay nitong tatlong ito. Sa lapit o approach na ginagamit ko sa partikular at ng kinabibilangan kong mga kasamahan sa disiplina ng kasaysayan, dinadala namin ang linya na ito na kung tuusin ay payak tuwiran na pagsusuma ni Professor Zhu Salazar tungkol sa talaga anong esensya ng kasaysayan para sa atin, ang tradisyon niyan, ang linguistic ang sabihin natin pinapaalam sa atin, pinapaalala, sapagkat may particular na kabuluhan sa atin ang etymology niya, kasaysayan galing sa saysay o karanasang may saysay sa isang grupo ng tao. Naisulat na ito bilang isang artikulo sa aklat na inilabas ni Navarro Rodriguez at Villan, isang artikulo na galing kay Zeus. Ngayon sa pagbalik sa detalye ng historiography o historical method, yung aspect ng pamamaraan, itong apat na nakasulat diyan ang kasama sa inagawang kritisismo, historical criticism ng historiador. Meron munang authenticidad ng source. Initignan ang veracity at truthfulness. So tunay, hindi fake ang batis at ang mga datos doon. Tinitignan din ang validity. Tapat ba? Talaga bang totoo sa labas ng batis? At yung kabuuan o ebidensya. Meron din diyan na pagtingin, pagsusuri kung maaasahan pa. Ano man ang paraan ng pagsusuri
Kaya kahit na iba't ibang metodo ang gamitin at ulit-ulitin ang pag-test, tinitignan kung reliable pa rin yung lumalabas na kaalaman mula doon. So, hindi ito naiiba bilang step sa science. Talaga namang may metodo ng test na ina-analyze natin din kahit anong disiplina na gagabayan ng agham. Tapos, ikaapat, binabanggit diyan ang credibility. Mapaniniwalaan ba kung ang halimbawa ang isang individual gumagawa ng kanyang artikulasyon na ganito ang kaganapan, ganito ang nangyari, ang alam ko dahil andun ako, totoong ito at dapat patunayan. Hindi natin basta pinaniniwalaan yan dahil tinitingnan natin kung yung witness ba ay may interest na pinagsisilbihan, itinatago o pinapaunlad, pinapaglaganap sa lipunan. O baka naman hindi rin siya credible. So hanggang saan natin mapaniniwalaan sinasabi ng isang source o ng isang historiador. Ilang halimbawa ang babanggitin ko at una, tungkol sa batayan sa pagdeklara ng batas militar. Balikan anong petsa, totoo nga ba na ngayon lang at may batayan talaga magkaroon ng batas militar ng panahon na itinirito ni Marcos. Ginaayanan niya pati petsa no? Meron na siyang sinusunod na parang guidepost. Pwede naman ibang petsa, bakit September 21? Kaya kung titignan nyo, naisulat na niya, napirmahan na ang dokumento, hindi lang inilalabas. Kaya September 23 lang inilabas yan, pero mula 21, 22 ay nasimula na ang paghuli sa napakaraming mga dissident o aktivista o mga kritiko. Pero yun ang ploy ni Ferdinand Marcos. Ang huli na muna, pero nasa kanya na ang script na ihanda na niya, pati mga papel na legal at magagamit niya bilang mga opisyal na dokumento. Ano man ang igawad na pagpapahalaga doon ng lipunan. Kadahilanan, magulo daw. So ang sinabi niya ay mag-overtake kasi ang Communist Party of the Philippines at ang NPA, mayroon ding rebellion ang Mindanao Independence Movement. Siyan ay sa Kamusliman sa Mindanao. At kabi-kabila daw ang pagbobomba at ang peak nga yung pagbomba sa Plaza Miranda. May buong kwento sa kadahilanan na ito. At kung babalikan natin ang datos, hindi naman matatag na malakas sa atake na kahit ang CPP-NPA. Bakit ko sinasabi ito? Ako ay student noon sa historical na kurso na ang tawag ay Philippine Nationalism, History 116. Bagamat second year pa lang ako noon, kaklasiko ang mga third year at fourth year ng Institute of Mass Comm. Marami akong natutunan sa kanila kasi naibahagi na nila na ang pamantayan na naaral na nila ay depende pala sa pagsukat kung ilang inches ang lumalabas na balita at saan makikita sa newspaper. Doon makikita kung significant o hindi ang mga pangyayari. Ibig sabihin, walang batayan ang binabalitang pag-atake ng NPA. Nasa loob ng mga pahina lamang yan. Kaya sa bandang huli, ang totoong balita na matuligsa daw ang ugnayan ng militar at NPA ay hindi totoo sapagkat hindi matindi ang nangyayaring labanan ng dalawang puwersang yan. Kaya alam na nating hindi totoo ang mga balita
na sinasabi ni Marcos. Natatandaan ko pa, ang room namin ay sa 1O's ng Arts and Science Building. Nag-start kasi ako din bilang hindi pa historian agad, kundi journalism. Pero nag-shift ako sa history dahil gulong-gulo na rin ang isip ko sa nangyari sa Pilipinas noon. Maraming naituro ang mas abanteng mga estudyante kaysa sa batang-batang Rowe noong time na yon. Yung sinasabing pagbomba kasama yan sa mga sinusukat sa mga pagbabalitaan sa newspapers. At yung Plaza Miranda, meron na rin mga napatunayan na ang idinikit ng mga analysis sa Plaza Miranda kung saan sinisisi kahit sila Joma na may ugnayan daw kay Benigno Aquino, na-junk na sa Supreme Court yung mga ganyang pagbibintang, hindi na ginagamit na may batayan nga si Marcos. Drama lang kung tutusin ni Marcos at ng mga kasamahan niya sa script na kailangan ang batas militar. So, yung layunin, iligtas ang republika, yun ay kasama na lang sa rhetorics na dinadala ng presidente na nagdeklara ng batas militar. At ang kasama sa nagsagawa ng mga drama, sila Enrile at Sever. At alam natin si Enrile, aminin, hindi aminin, aminin. Yung sinasabi niyang dahilan, yung pagpapakita na meron ng mangyayari. Kunya-kunyari ay inambush siya, pero inayos na muna ang script kung saan daw siya inambush. Pangalawa, ano bang suporta ng mamayan para sa batas militar? Voluntaryo ba na lumaw o natakot lang? Kung titignan natin yung mga datos na isulat ko sa ibaba, yung PD86, Disyembre, Binsham, 72, nag-issue na si Marcos na sa mga baryo, magtayo ang barangay ng citizens assemblies. Kaya naging uso ang barangay bilang pinaka mababang unit na pamamahala. Yan ang nagpauso. Nabalikan natin yung barangay at hanggang ngayon dala-dala natin yung ganyang klaseng formulasyon kung paano ang istruktura ng pamamahala hanggang lokal na mga level. Tapos, laging lahat ng gustong ipasunod, dinadaan na sa may disiplina na kailangan at para lahat sa bagong lipunan. Natatandaan ko, matindi ang pagkatakot, matindi ang pagkasunod ng mamayang Pilipino sa bawat may patawag na meeting sa barangay at kinawa din yan sa ilang referendum at eleksyon. Nailista ko ang ilan diyan. Noong 1973, noong ipinapatanggap ang pagbabago sa konstitusyon, yes or no, bahig ba tayo na palitan na, pinalitan na nga ang konstitusyon. 1976, itutuloy pa ba ang batas militar o hindi na? So itinuloy pa rin. At 1978, interim batas ng pamansa, magkakaroon ba ng eleksyon o hindi? Iboboykot ba ito? So kung matatandaan natin, yan yung panahon na nagkaroon ng hunger strike kahit si Benigno Aquino na nasa nakakulong pa ay nag-hunger strike. Nag-boycott sa IBP referendum at napaghuli ang mga nakiboycott. Kahit sa rank ng mga estudyante ay binoboycott ang IBP election. So binanggit ko then sa isa pang nagpakita kung hanggang saan ang suporta ng mamayan, yung ginawang pagbubuo, pagpapigpit ng sariling crony at mga crony ng pamunuan ni Marcos. At makita natin ang mga pangalan noon
Marami diyan ang hanggang ngayon ay nasa oligarkiya pa at madikit na madikit pa rin sa security sector, sa AFP, pati sa mga malamilitar at ang mga warlord, matinding-matindi ito noon. Ngayon siguro hindi na sila ganong matinding warlord kasi mga modernized na at namana na ng mga anak tapo. Pero sa esensya, mga semi-feudal at feudal na mga uring nagdodomina sa mga lugar labas ng Maynila. So, sunod, yung programa at proyekto na mga nailunsad, nagtagumpay man o hindi, sa ilalim ng panahon ng batas militar ni Marcos. So, totoo naman, nagkaroon ng mga bagong institusyon, maraming mga polisiya, mga batas, executive order, presidential decree na ay sagawa. At sa katagalan ng panahon na tayo na pailalim kay Marcos, at talagang syempre marami ang naging mga programa at proyekto. Ibang usapin kung waso ba, tama ba, nakatulong ba, nakasagot ba sa mga problema ng lipunan o hindi. So, kung titingnan natin ang mga naisulat tungkol diyan, mga pagtatasa, mga pagpapasalamat, mga pagtukoy sa mga kahinaan, ay kasabay ng maraming proyektong infrastruktura ay ang matinding pangungutang. Sa panahon na yan tayo talagang napatindi ng ugnayan sa mga multilateral at bilateral na mga loans, paghigpit ng ugnayan, pagdepende sa World Bank at IMF. Pero kasabay din yan ang inatawag na presidential blunder. Ibig sabihin, may nangyayaring utang inilalagay sa mga proyekto, gaano man kalalaki mga proyekto na yan. Pero kasabay din no, ang kupit lagay kita. So, dun sa baba, meron akong kinote sa isang isulat ni Conrado de Quiros. Sabi niya, maintindihan naman natin ang kaguluhan kung paano itinuring na mabuti ba o hindi ang maraming proyekto. Maraming proyekto na kailangan ng pangutang kasi kailangan magkaroon ng yaman. Kailangan build up ang economy, pagulungin yan. At makikita lang yan kung maraming mga bagong proyekto kahit hanggang agrikultura na nagpapaganda sa buhay daw ng mamamayan. Kaya hindi lang yan infrastructure, kundi pati mga programa sa agrikultura. So, hindi ko natatalakayan yan. So, pati yung mga miracle rice, etc. Kasama yan ano, sa mga programa sa eskema ng social developmental projects na inunsad noong panahon ng batas, panahon ng batas militar ni Marcos. Napakarami din ng naisimentong mga daan at mga tulay. So yun din, NX, Northern Luzon Express Road, yung San Juanico Bridge, yung overpass at light rail. Natandaan ko noon, pag may mga rally ang estudyante, kasama na yung mga proyektong yan sa tinutuligsa. At yung binabalak na ruta ng Maynila Cavite, papaiksian na yan, mamabilisin ang biyahe. So, marami nang gagawing pagtatamba sa lupa o reklamasyon at kung pwedeng magkaroon ng bridge. Kung pamilyar kayo sa mga balakin at nangyayari ngayon, hindi natin maihiwalay yung mga land reclamation sa Kamaynilaan, ano? All the way from the Bulacan area at Tatagos hanggang bandang Labotas, Kamaynilaan,
Pasay, Paranaque, yung area ni Sincha Villar hanggang hanggang Cavite. So, yung rehabilitation sa Manila Bay ay kasama sa nangyayari ngayon na kahit noon pa ay naisip naman ng gawin ng panahon Marcos. So, andyan din yung ginawang pagbabago sa usapin ng pag-aari ng lupa at kaya nagkaroon ng land reform at agrarian reform. So, nakikita nyo, yung edifice complex na isinulat ni Gerard Glico ay napakagandang pagsusuri sa pinagsasanib ng kapangyarihan at well, yung aesthetics at saka yung architectural trends nung panahon ng batas militar ko. Kaya meron akong isinaman ilang clippings ng mga litrato dyan sa ibaba kung gaano ka-grandios ang naging proyekto ng mag-asawa at hindi mo masasabing maganda at para sa bayan. Halimbawa, yung cultural center, pati yung folk arts, sumunod yung folk arts theater, alam naman natin pati ang giging problema sa pagtatayo ng marami sa mga estrukturang ito. Substandard, hindi pang matagalan, kaya maraming pagkasira, renovation, repair na laging ginagawa hanggang ngayon. At yung Bataan Nuclear Power Plant, hindi naman yan nangyari. Yung Heart Center, kung tutusin, yung kanyang top floor ginamit para sa pagpapagamot kay Ferdinand Marcos ng Shai. Naka, ano na, bedridden na. Yun din kasi yung area na may physical therapy. Kaya natandaan ko, pag nag-physical therapy sessions ako doon, sa naiisip ko talaga, ay, dito pala si Marcos noon. So, kasabay ko pa nag-physical therapy si Suba Serrero, pati si Felipe Landaucano, kasabay yung kwentuhan namin, biruan, habang umiikot kami at physical therapy sa top floor ngayon. Andyan pa yung makikita niyo yun. Yun ay nasa Heart Center. So, andyan ang San Juanico Bridge at ang Art Center sa Makiling sa Los Baños. So, yung nangyari kugnay ng pag-unlad at ng kalagayan ng ekonomiya, mabilisan ko na lang itong ipapakita. Pwede kayong magkaroon ng kopya. At ang ipinakita lang ay bumagsak talaga ang ekonomiya ng Pilipinas noong panahon na naubos ang ating rekurso pero tambak tayo sa utang na binayaran ng mga sumunod na president. Eh, unti-unting naiangat noong panahon ng economist na si Jim A. At nagsisimula, bumagsak din kasi yan, binawi ni Pinoy hanggang naiangat na yan. So, ang datos ko ay mula panahon ni Marcos ang 2016. Magandang balikan ang mga updates diyan. Ang marami yatang tumasa atin ngayon ay trilyones na ng kailangan budget at utang na babayaran. So, hindi ko na ito tatalakayin. Pwedeng balikan na lang. Alam din naman ninyo kung ano ang tinutungo ng ekonomiya natin at lalo-lalo na sa diwa ng authoritarian pa rin na pamumuno na poprotektahan na sisiguro ng repression at ng papel ng security sector. Ang isa sa malapit ko ng talakayin na tatapos ay tugol sa mga sulatin ni Marcos na kung babalikan ang layunin ang diwa, paano sinulat at binahagi ay talagang instrumento kasi yan para sa revisionist ng historical na gulong nais lamang pagtibayin na kailangan ng batas militar. Maganda ang naituro nito tayo sa ideolohiyang Pilipino na kailangan natin na ginagabayan ng demokrasya batay sa definition ng isang diktador ay eto, naisulat na. So, para sa akin, may ibang
interes sa pagbalik ko sa mga sulatin na ito dahil kasama yan sa pagsusuri talaga sa kamalayang pangkasaysayan at inadala ng mamamayan. Halimbawa, natatandaan ko pa pagkatapos na ako ay magtapos ng kolehiyo pero panahon ng martial law at kailangan kong mag-take ng civil service, abay halos ang baba ng grade ko kasi lahat ng mga questions doon sa exam sa civil service ay diyan nanggagaling sa Today's Revolution Democracy, nanggagaling sa mga pinag-uusapan sa Citizens Assembly sa barangay, pati mga examples sa grammar, definition, yun kasama kasi sa civil service exam yun, pati sa mathematics, ay nasa konteksto lahat ng isang lipunan na sumusunod sa disiplina. Balikan niya, isipin niyo kung kayo ay sumasagot sa civil service na sa mga ganyang sulatin nanggagaling ang mga sagot. Hindi ba yun ay pagpupukpok sa utak natin ng isang klase ng kamalayan? Personal kong karanasan yan. Magka-partner ang Today's Revolution Democracy at ang Notes on New Society. Iba yung tipak ng tadhana. So babagitin ko na at alam naman ng iba ang ganitong mga dynamics kahit sa mga historiador at iba pa kasi doon mga nasa humanities din, ha? Hindi lang historiador. Meron din diyan mga nasa arts. Pamilyar lang ako kasi research assistant ako ng Liseus at may mga ginawa kaming pagre-research. Ako ang particular, wala sa pagsisulat ng mga chapter na yan, kundi nasa iba pa na mga nire-research. So, nandiyan yung tadhana, history of the Filipino people. Kung titignan nyo yung mga nakalistang, nakalitratong mga books dyan sa kabila side mula sa iba't ibang chapters hanggang inabot na ng batas militar at pagpapatalsik kay Marcos, yung abridged version, yung nasa huli, na lumabas na 2 libro na lamang na abridged version. Kasi hindi naman nabuo yung multi-volume na gusto sanang buuin ni Marcos. Sa particular, banggitin ko lang na hindi naman talaga siyang nagsulat. Alam na lahat yan. At anuman ang chapters na susulat ng iba't ibang mga team, yan ay umadaan sa paglilinis ni Tubera para mapalapit sa lingwahe at style ni Ferdinand. At saka lamang pag na-revise na ay siya kalang EOA, EOOK. Hindi naman matinding mga editing yung ginagawa niya, mas stylistic lang. Sabantalang yung ibang aklat, kagaya nung Today's Revolution, Democracy, Those of the New Society at iba pa, mas ang, alam naman natin, may writers talaga siya na pinaunahan ni Andres Cristobal. At ang pagkaalam ko, kasama din sa nagsulat noon, mismo si Odi Corpus. Sa panguli, ilang paalala sa pagsusuri at interpretasyon ang nais kong ipabaon sa mga nag-attend sa palihan. Hindi madaling mapapaniwalain ang istoryador upang maging makabuluhan sa mga nagpapalaga sa kalamang pagkasaysayan. So, ang Ingles, to be skeptical is a basic, sabihin natin, character of a true historian. Sa kanyang pagre-research, in researching, in writing, rewriting, analyzing, to reinterpret history. So, dapat yung critical, mapanuri. At ang ginagawa ay nakabatay sa research at ilang basta research at hindi lang basta ebidensya, kung hindi nasuri na natin
doon sa sinasabi kong epistemological parameter natin, no? Yung search for truth, katotohanan, at yung paniniwala, yan ba ay shared ng mas marami o na-recreate lang ng version ng paniniwalang dapat dalhin ng lahat. Ang tindi niyan ngayon, di ba? Kung ano lang yung gusto papaniwalain sa atin. And justifiability. Kaya, babagitin ko rin sa bandang huli ang ilang detalye, tips. Kung ang kwento o naratibo ay maiksi, mayroon bang di na ipaliwanag? May mga tanong ba na di nasasagot? Mayroon bang gaps? Ano at bakit may hindi ibinabahagi? Di ba binabanggit ang datos dahil may tinatago? May interes sa binibigyang proteksyon? O talagang ang sagunian, yung source ng evidence ay walang kasanayan o interes sa hinaharap na kaalaman? Hinahanap na kaalaman. Dagdag pa, may pagbaluktot kung may mga datos na ayaw binabahagi, lalong hindi tinatanggap kung sinasadyang baguhin ang kwento o naratibo o may sariling script ang nagsulat. Kaya dapat nating tandaan, dapat may katotohanan ayon sa tanggap-tanggap na paniniwala at napatutunayan ang naratibo dahil may sapat na ebidensya at logical na magkakaugnay ang mga ebidensya na yon. Ito rin yung ginagamit na definisyon ng intelligibility. So, intelligible ang isang bagay kung tumpak ang mga sinasabi, sapat ang binabanggit na ebidensya at logically connected. Sufficient but logically connected also. So, tinatandaan natin yan, ano? Yung parameters na sinusunod natin sa pagsusuri ng kalaman. Yun yung parameters sa gawaing epistemological at yung intelligibility. Kasama yan sa pamantayan ng metodo ng historiador. So bilang buod, gusto ko lamang banggitin ito, revisionismong historical ang dumaloy na may epekto sa kamalayan. 24 na taon sa ilalim ng pamumuno ni Marcos, 49 na taon na mula nang itatag ang batas militar sa panahon niya hanggang ngayon. Kahit sa administrasyon ng mga sumunod na pangulo. Pangalawa, na ayon sa katotohanan, paniniwala at pagpapatunay ang layunin sa pag-unawa sa panahon ng batas militar. Sa tulong ng metodolohiyang pagkasaysayan ay maaari itong gawin. Sana yung ganyang diwa, yung ganyang sinsin, yung ganyang expertise ang mailagay natin sa kurso na ginagawa natin ng palihan ngayon at kung mas maraming aabot yan sa iba't ibang eskwelahan at sa pangkaraniwang kamalayang historikal ng mamamayan. Good. Tandaan natin, walang espasyo ang revisionismong historical sa mga hamong hinaharap ng bayan. Subawiin natin ang kasaysayan. Ipagtanggol natin ang kamalayang naglilingkod sa bayan. Salamat po.